Maganda ngayong gabi ito. So ako po si Rhea Capilli. So as of now, nandito po kami ngayon sa Milan, Italy. At 2 years here in Crowd One. Ayan. So at alam ko na lahat naman po tayo nakakilala na kami. Ayan. So ayan, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At ngayon po ay tayo po ay ang atin pong Wednesday ngayong inilalaan na po natin sa atin pong mga learnings about our dashboard, about our technical issue. Kung kayo po ay may mga gustong itanong or may mga gusto kayong malaman pa about sa atin pong negosyo, ang Wednesday po ito po ay ini-schedule na po natin for our webinar sa atin pong dashboard tutorial at sa atin pong mga updates from our ALG and more Q&A kung kayo po ay may mga tanong pa na gusto pang malaman about sa business. Ayan. So i-remind lang po natin kung tayo po ay may mga guest at sila po ay hindi pa talaga nakapakinig ng atin pong presentation. So meron po tayong mga presentation other Zoom meeting from Monday to Saturday from 2 p.m. from Philippines or 8 a.m. po dito sa Europe ay meron po tayong ginaganap na mga business presentation under the umbrella of Team Ambassador with ang ating masipag na speaker doon, sina Coach Rafi and Ma'am Gusmin. Ayan. And sa pagtutulungan po siyempre ng atin pong mga ibang leaders with the other leaders, the other team. And sa hapon naman ay meron din po tayong mga Zoom meeting. Meron din po sa Team Worldwide under Team Ambassador din kung kayo po may mga guests. And of course, meron din po tayong webinars ng presentation at sa Team Europe. Ayan. Kaya yung pong Wednesday, ito po ay inilalaan na po natin. Wala na po tayo munang presentation at ilalaan po natin ito para po mas ma-familiar ang bawat isa sa atin pong dashboard. Ayan. And para po ma-familiar ang bawat isa sa doon po sa ating malaman ng bawat isa yung pong mga updates natin. Ayan. Kung so tayo po ay my guest today, siguro ay kung atin po silang na medyo na explainin na ng atin pong business, so makaka-relate din naman po sila at makikita nila kung ano ba talaga yung nasa loob ng atin pong dashboard. Ayan. So ready na po bang lahat? Tayo po ba ay ready na para po sa ating pag-aaral? So medyo yung Wednesday natin ay talagang inilalaan natin ito doon sa para mas malaman pa ng bawat isa yung ating negosyo kasi ay meron po dito ng mga co-affiliate tayo na minsan ay 3 months, 4 months na hindi pa po nila alam kung ano yung nasa loob ng dashboard natin. Kaya ito pong Wednesday ay inilaan na natin dito. So para mas maganda at maging malinaw sa bawat isa yung negosyo na papasukin po natin. Ayan. So kung kayo po ay may mga starter pa at mga team leaders at mga members pa na wala pa sa loob, papasukin po natin sila. Ayan. At sisimulan po natin yung atin pong presentation, yung atin pong tutorial ngayong araw na ito. At syempre, binabati po namin ang bawat isa ng magandang araw, magandang gabi. Ayan. At syempre, congratulations sa lahat po ng nag-avail ng atin pong Metaversy. Ayan. So sino po yung mga nakapag-avail na ng atin pong Metaversy sa atin pong yung mga nag-subscribe ng ating Metaversy at doon po sa mga nag-click na ng button ng ating join now sa ating Metaversy sa wala pong subscription ng Metaversy. Ayan. So kung tayo po ay mga naka-register na, ayan. At sa mga hindi pa naka-register, so i-open po ninyo ang inyong mga dashboard. Ayan. So ito pong ini-open ko na dashboard. Ito po ay sadyang hinanap ko pa kanina. Yung hindi pa nakapag-click ng ating pong Metaversy para maipakita natin sa bawat isa kung saan ba natin makikita yung sinasabi na join now. Ayan. Kasi marami nagtatanong, saan po ba makikita yung join now na yan? Ayan. So
I-open lang po yung ating dashboard. Meron po tayong username password. Punta po tayo sa Google. I-type po natin crowd1.com login at ilagay ang username password at automatic i-click ang login. Ayan. So kapag nakalagin na po tayo, makikita po natin kung ano po yung nakikita natin ngayon sa ating pong mga screen. Ayan. So kapag nakita natin yung ating screen, may nakita po kayong ganito, Metaverse. Ayan. So meron po dyan nakalagay na sa front na ng ating pong dashboard, Metaverse, take your place. Enter MetaStream now and maximize your bonus virtual. So meron po dyan join now. So ito lang po yung ating ikiklik, join now. Sa lahat po ng walang subscription ng Metaverse, kiklik lang po yung join now. And kapag nag-green na po yan, dadalhin ka po nila dito. So automatic ay tayo po ay naka-register na po ng ating pong Metaverse. So wala na po tayong gagawin, wala nang ilalagay na email, wala pong username na ilalagay. Automatic na po yan. Ayan, kita niyo po yan. Kiklik lang po natin, meron na po agad 5 sumunod sa kanya na nag-join after you. So bakit po natin sinasabi at lagi po natin nire-remind sa mga GC na sila ay mag-join sa Metaverse? Kasi meron po tayong makukuha dito sa join after you ng ating MetaStream. Ayan. So ito po yung ating hinahabol ano, na MetaStream bonus na yan po ay ibibigay po sa atin ng Metaverse. Ayan. So nakalagay po dyan lahat yung ating pong mga bonuses na pwedeng makuha po sa ating pong Metaverse. So until May 30, ayan, so para po maging malinaw din sa lahat, until May 30, ilang days na lang po from now, kung kayo po ay mag-a-avail ng ating pong Metaverse subscription, 99 euro or yung ating pong tatawag na startup or scale up, powerhouse or unicorn. So gawin na po natin before May 30 para makuha po natin yung ating 150% virtual option. Ayan. So para saan po ito? Ito po yung ating mga gagamitin sa loob po ng ating services ng ating pong Metaverse. Ngayon, after May 30, June 1, so hanggang November this year, ano, so paliit po ng paliit yung ating pong makukuha na virtual option. Ayan. So, ibig sabihin, kung ikaw pala mag-join din lang, so mas maganda, agahan na po natin before May 30. Kung meron. Ayan. Pero kung gagawa ng paraan, so much better po. Mas maaga, mas maganda para po mas malaki yung makuha po natin na virtual option. So yun po yun. Ano? So MetaStream bonus, ito yung ating mga nag-join after you sa atin. Dito natin makikita. So yan po ay i-close nila 2 weeks ago, but ngayon ay ini-open na po ulit nila. So nakikita na natin yung mga nag-join after you. Oh, and dito na po natin makikita ano sa ating mga join after you na to, kung ano ba yung inyong mga packages na kinuha. Yan ba ay startup, scale up, powerhouse, unicorn, at yung ating pong tinatawag na Metaverse Unicorn add-ons. Yun pong upgrade, ano, yun pong booster. Ayan. So ngayon, yung mga wala po nating Metaverse packages, ito po yung ating laging ipinananawagan. Si Sir Eddie, kahapon pa nagpo-post sa kanya pong timeline. Kahapon pa po kami nagpo-post sa lahat ng mga GC. Kung kayo po ay walang Metaverse subscription, i-click yung button na i-click natin kanina para mabigyan po tayo ng virtual option. So, yung virtual option na yan, kahit po tayo ay walang package, bibigyan pa rin po tayo ng hanggang 10 virtual option ng Metaverse. So, paanong paraan? Kailangan magkaroon po tayo ng joined after you na 100,000. Kaya, the earlier na ikaw ay nag-click ng button, the earlier po natin na makukuha o mabibigyan tayo ng maraming joined after you. Yan po yung kabuuang member na ng Crowd1. Iba't ibang bansa. Ayan. So, ang tanong, kung ikaw naman po ay may
package na StarTrack. So hanggang 25 virtual option po yung possible na inyong makuha. But meron din po yung requirements. Kailangan makaabot po tayo sa 500,000 join after you. And meron po tayong at least 3 direct sponsor na nag-join po or kumuha ng ating pong Metaverse. Ayan. So ngayon, kung ang iyo namang package ay scale up. Ayan. So kung scale up naman yung iyong kinuhang package, ayan. So syempre, meron pa po pataas tayo ng pataas. Ayan. So kung tayo po ngayon ay pataas ng pataas, yung ating pong nakukuha na package, pataas din pa ng pataas yung ating nakukuha ng benefits. So paanong paraan? So kapag tayo po ay nasa scale up, hanggang 40 yung ating possible na makuha na virtual option. So kailangan po natin nagkaroon tayo ng 1.5 million join after you, at least 6 direct sponsor natin na kumuha po ng ating pong Metaverse. So kung tayo powerhouse, so ibig sabihin, mas malaki at possible na makuha po natin. So depende doon sa packages natin, depende sa mga nag-join after you, at depende rin po yan doon sa mga direct sponsor na nakukuha natin na nag-avail ng Metaverse. So malinaw po ang bawat isa po. Ayan. Kasi baka mamaya may magtanong, bakit po yung aking nakukuha na virtual option ay hanggang 15 lang. Ay meron na po pala akong nag-join after you na nasa 500,000. So dapat ang makukuha niya is 25 virtual option. So siguro nakuha niya yung kanyang 500 join after you, but kulang po siya nitong nasa direct sponsor. So dalawa po yung requirements natin dyan. So para po maglinaw sa lahat, ano? Join after you and personal direct sponsor na kumuha ng ating Metaverse. So yun po yung malinaw. Ano po? Para makakuha tayo ng virtual option. Ayan. So ang and nandito pa rin po sa baba yung ating pong ibang mga benefits na nakukuha. So dito sa ating Metaverse. Ayan. So dito po until November, yung po launching ng ating Metaverse, kaya wag po tayong maiinip sa mga kumuha po ng ating packages ng ating pong mga subscription ng Metaverse. Ayan. So wag po tayong maiinip kasi baka mamaya may magtanong na naman kailan. Ayun, yun po yung nakalimitang tanong, di ba? Nakalagay po yan sa dashboard natin para malinaw ang bawat isa. Magla-launching po ang ating Metaverse sa quarter 4 of 2022. Quarter 4 of 2022, ano pong month yun? Is November of 2022. Yan po yung ating quarter 4. Ano po yung mga nasa month ng quarter 4? October, November, December. So nandyan po, simula October, November, December, yun po yung ating quarter 4 of 2022. So pero ang ating pong launching is by November. Ito po yung mag-o-open in public yung ating pong Metaverse. Ayan. So para maiwasan po natin yung tanong na kailan. Ayan. Ano po? Para malinaw sa bawat isa. So yun. At yun pa lang po yung ating pwedeng ibigay na update sa ating pong Metaverse as of now. At pupunta na po tayo sa ating dashboard. So para po tayo makapunta ulit dun sa kanina, i-click lang po natin yung pangalan or nakasulat na crowd 1 para po makabalik tayo sa home. So dito sa home, dito po natin makikita yung loyalty points pa rin. Ayan, sino po ba dito yung mga hindi nakiklik ng loyalty points? Dapat tayo po ay makiklik ng loyalty points. Nakalagay din rin po dyan yung claim. Pag-open ang dashboard. Ang tanong, para saan po ba si loyalty points? Lagi po natin yan i-explain sa atin po mga presentation. Si loyalty points, napakalaking ibibigay po sa atin ito. Bakit? Kasi ito po ay magiging mako-convert sa NFT, kaya huwag natin kakalimutan na huwag i-claim. Paano mag-i-claim? May oras po din yan nakalagay. Dapat sa loob ng oras na to ay atin pong na-claim yung ating loyalty points. Ano? Everyday po yan. Araw-araw. Ayan. Click lang po natin yung claim. Ayan. And then, ayan. Kita niyo po ito? Namumula. So, ibig sabihin, hindi nakiklaim or nakiklik yung ating loyalty points. So, ibig sabihin,
Kapag hindi nakiklik yung loyalty points, hindi nadadagdagan ng loyalty points. Ayan. So, kapag naklik nyo na yun, mag-iklik lang po natin ditong claim now. Ayan. So, may lalabas ulit another windows dyan. So, i-click lang po natin yung nasa baba. Ayan. So, meron po dyan mga explanation kung gusto nyo pang mas malaman more about sa company. Nakalagay po dito, ano, sa dito sa lumalabas na yan yung atin pong explanation. Ayan, and click claim now. So, kapag na-click na natin yon, automatic na-claim mo na yung iyong loyalty points today. Ayan. So, naririnig po ba ako? May nagtutok-tok doon sa baba namin. Type 1 nga po kung naririnig ako. Ayan. So, pasensya na po at may nagagawa doon sa aming baba. Ayan. So, ito po yung ating loyalty points. So, ibig sabihin pala, yung atin pong loyalty points, yan po ay yan po yung ating everyday na dapat na kiniklik din sa ating dashboard. Kaya everyday, kailangan mong i-open ng iyong dashboard. Ayan. So, meron na dyan din po yung ating account balance, holding account. Ito po ay para doon lang sa mga merong holding accounts at nag-join noong before noong pong November. Ano? So, ito po ay 2 years na ibibigay po sa atin ng yung holding account. Ayan. So, and syempre, nandyan yung mga C1 rewards. Ayan. Medyo maingay. Naririnig po ba? So, loyalty points binary activity summary. So, ang activity summary, kung napapansin po natin, naka-X, naka-red. So, dapat ito po ay mayroon dyang check na green. Huwag po natin itong hahayaan na may naka-X. Bakit? Kasi kapag naka-X na po yan, so, bakit po ito yung account na pinakita ko na naka-X? Para po maging malinaw sa atin yung ating activity na ginagawa everyday. Ano ba yung mga activity na pwede po nating gawin para po hindi maging X yung ating account? Ayan. So, kailangan meron po tayong subscription ng any product and services ng ating company. Yan po man ay Mixter, Planet IX, or yung atin pong everyday na nakiklaim kayo ng loyalty points or kayo po ay merong binary na nakukuha from our company. Ano? So, yun po yung ating mga activity. Isa rin po yun sa ginagawa natin na para po maiwasan na tayo po ay maging red or inactive yung ating account. Ayan. So, nakalagay po dito, ano? 00. Kaya yung ating pong, or yung ating mga direct sponsor, turuan din po natin sila na sila rin ay mag-click ng loyalty points. Ano? So, yun din po yung nakakatulong sa atin sa ating activity summary. Ayan. So, at syempre, dito sa news, ano, nandito po yung ating mga more information about company. So, dito po natin nakikita yung mga balita na bago. Ano, na halimbawa, merong promotion. Meron tayong mga, yung kagaya po ng ating news ngayon, yung mas sa Metaverse. So, dito po natin siya makikita lahat ng ating news. Kaya, always, basahin po natin lagi yung ating mga news. Ayan. Or kung may mga video, ating pag-uray ng ating mga video. Ayan. Para po, maging kalinaw sa atin. Ano yung so, yun po yung kung paano tayo mag-register. So, at syempre, meron po kayo nakikita dito na likes. Ayan. So, i-likes din po natin yan. So, kasi sabi nila, nakaka-add din po ito ng pagdagdag ng ating loyalty points. Ayan. So, i-click lang po natin yun. After mo magbasa sa news, then click like. Ayan. So, ayun. And then, nandyan po yung info natin. Ano po ba yung info? Ito po yung mga more information about our business. Ayan. So, nandyan po yung presentation and promo, business guide, about loyalty program. Basahin po natin ito kung para saan ba talaga yung loyalty program natin o yung loyalty points na kiniklik natin everyday. So, nandito rin po yung merch. Ano po yung merch? Ito po yung ating mga products ano na pwede kayong mag-order from our company. So, ito po yung may mga t-shirt, sombrero, mga ganon, jacket, ayan. So, andito rin po yung about us.
Kung gusto niyong malaman yung about crowd 1, nakalagay po dito, ano? So nakalagay po dito, our world is a changing faster than any time human history and the revolution is digital online. 30 years ago, search engines were a new big thing and breakthrough that the world changed everything. So nakalagay po dito yung about crowd 1. Explanation kung paano nagsimula, ano, ang crowd 1, ano, at ano ba yung, nasan ba yung naka-registered ba ang crowd 1? Ayan. So dito po yan lahat natin makikita sa about us. Ayan. At syempre, dito natin makukuha yung more info, ano, doon sa mga ating negosyo. Kaya kung gusto mong maging updated sa ating business, kung kayo po ay may Instagram, i-click lang po natin yung Instagram para yung updates ay bibigyan po kayo ng info or updates to your Instagram. Kung kayo naman ay may Facebook, makikita po natin yan sa ating wall. I-click lang po natin ito. Or YouTube, ayan. So, mag-join po tayo sa channel, ano, direct na channel po ng Crowd1. And Twitter, kung kayo po ay may mga Twitter. So, kiklik lang po natin dito. Ayan, for example, YouTube. So, kiklik lang po natin yung YouTube and then automatic, meron po kayo makikita dyan na Crowd1. Ayan. So, nandiyan na po yan. So, ito po ay makikita po lagi natin yung mga news, ano, sa atin pong wall or timeline po natin. So, i-click lang po natin yung join. So, ayan. So, ako po ay naka-join na kasi dito. So, ayan. And of course, meron din po tayo dito yung events. Panoorin po natin yung ating mga events every time na meron po tayong mga events na mga launching of products natin ay nandito po lahat. Lahat ng events simula nung nag-start ang Crowd1 para maging updated tayo ano ba nagsimula si Crowd1. Ayan. And of course, narito rin po sa events yung atin pong mga recognition, ano? So yung mga nakakasama sa mga top producer ay nandito rin po natin sila makikita. And then nandito rin po yung ating mga bonuses. Ayan. So kung cellphone po yung ating hawak or kung cellphone po meron tayo, meron po dyan tatlong guhit sa kabila, bandang kanan. I-click nyo lang po yon. Makikita nyo po rin itong sinasabi ko. Ito, punta po kayo sa account. Ayan. Nandun po natin makikita yan. So, bonuses, ito po yung mga bonuses na ini-explain sa atin sa atin po presentation. Ayan. So, nakikita nyo po dito, meron po tayong sales bonus, activity summary, yun yung in-explain po kanina, fair of loss, activity streamline, meron po tayong crowd one bonus, yung ating binary, ayan, matching bonus, residual bonus, or yung ating network level. Ano po yung network level? Iyan po yung, kung ilan po yung levels or rank na nandito sa ating dashboard. Kung nakikita nyo po, meron dyan 20%, 10%. So, yun po yung network level. Ayan. So, nandito rin po yung downline natin makikita. Sino ba yung mga downline po ninyo? Direct sponsor or mga spillover? Dito po natin siya makikita. Ayan. So, nakalagay po dito. So, yun po yung ating account. Ayan. C-Store. So, nandito rin po yung ating mga product and services. Ayan. So, product and services natin, mayroong mga nagtatanong, meron bang products ang Crowd1? Ayan. So, wala po tayong tangible products na kagaya ng ating mga traditional business. So, dahil tayo po ay digital and online, so ang ating pong products lahat ay digital. Ayan. So, meron po tayong metaverse. Ito yung ating ngayon na pinagkakaguluhan and nandyan po yung Monbirdie, nandyan din po yung Mixter natin, our online game, Planet IX, nandyan din, Mindo, nandyan din po, and yung mga meron pa pong subscription ng Mixed Life Trends, nandyan pa rin po yan sa ating dashboard. Ano? So meron din po tayong LinkMe, Life Trends Platinum, and meron po tayong Tribute. So nakalagay po dito, and also our Crowd1 Magazine. Ayan. So, punta po tayo dito sa atin pong, ito pong lahat ng narito sa nakikita natin sa bandang kanan na to, ito po yung nandun sa ating account. Kapag i-click po natin doon sa cellphone, yung tatlong guhit, punta ka sa account. So, ito po yung makikita natin. Ano?
So, nandyan po yung inyong package. Ano ba yung kasama doon sa packages na binili po natin? Andyan din po yung settings. Ayan. So, i-click po natin yung settings para makita ng bawat isa yung settings natin. So, kung nakikita po natin dito, ayan, inactive yung account, di po ba? So, kailangan ito ay maging active. So, kahapon, yung mga naka-attend po doon sa ating webinar sa Team Ambassador, so, pinakita na po natin ito at explain din natin. So, para maging active, ay kailangan pong natin na at least dito ay magawa po natin itong mga activity na to. So, yan, nakalagay po dyan. Pwede po tayong mag-earn ng binary. Pwede rin po tayong magkaroon ng ating personal activity points, yung pag-subscribe po ng mga product and services natin, mga services ng Crowd1. Or mag-claim po tayo ng ating loyalty points every day. Or mag-active po tayo ng isang personal account po natin, yung direct sponsor. Or pwede rin pong mag-sponsor ng magkaroon din po tayo ng sponsor activity yung atin pong mga direct. Sila naman po yung magkaroon din ng ating, sila rin magkaroon ng kanilang binary or direct sponsor. So ito po yung maaari nating gawin para po tayo ay bumalik sa ma-activate ulit yung ating account. Ano? So yan, so nakalagay po dyan. Kapag na-inactive po kasi yung ating account, meron po tayo dyan babayaran na 2 euro or yung 20 BP. Ayan. So, para po bumalik sa maging active yung ating mga account. Ayan. So, at ang maganda, meron po nakalagay dito sa baba. Kung napapansin po natin, no, sa mga naka-inactive yung account. Ayan. So, meron po tayo ditong good news ano and bad news. Ayan. So, bakit good news and bad news? Kasi nakalagay po dito, kapag ikaw ay bibigyan po tayo ng company ng grace period na 90 days, ayan, para maging reactive yung ating mga account, ayan. So, at kapag ikaw po ay 6 months na consecutive na inactive na yung iyong account, ayan. So, ay bibigyan ka pa rin po ng another 90 days para i-activate yung inyong account, ayan. Para hindi siya mawala. But, kung ang inyo pong account ay talagang hindi na inactive at that time, the duration ng time na binigay ni Crowd1, so ay pwede rin ka pong nakalagay po dito within 6 months ano, so ayan. So pwede ka rin pong reactive ulit yung inyong account during this grace period of 90 days. Kaya wag po nating hayaan kasi sayang naman yung ating ibinayad before ano kung yung ating sa ating account kung siya po ay ma-inactive na and kapag tayo po naman ay hindi na natin na ma-activate yan, so magiging terminated na po yung ating account, so sayang naman, so huwag po nating hahayaan na siya po ay maging inactive. Ayan. So at of course, if an inactive affiliate decide to become active again within 6 months, the above scenario start once account is inactive again. The account, however, terminated due to inactivity, the account cannot be reactivated. Ayan. So malinaw po nakalagay dyan. Kapag naging terminated na yung account natin during the 6 consecutive months na naging active, hindi na po natin siya ma-i-active ulit. Ayan. Kaya, nakalagay po dito, but affiliates is allowed to sign up again as a new member with a grace period of 90 days. So, ibig sabihin, tayo po ay bibigyan ulit ng company ng another chance. Kaya lang, as a new member during the grace period of 90 days. Ayan. So, magbabayad ka na ulit. Magpapamember ka na ulit. Di sayang naman. Ayan. Pero, yung mga gustong mag-iba na ano, so ito para sa kanila, kaya po good news. Pero kung ikaw naman ay nandyan yung account mo at ayaw mo namang mag-ano sa iba, mag-register sa iba, so wag po nating hayaan siya na maging deactivated yung ating account at ma-terminate. Kasi automatic, kapag na-terminate na yan at within 6 consecutive months, ay hindi na po natin siya ulit ma-i-active. So,
Para ma-reactivate, meron po tayong 20 BP or yung sinabi ko kanina na 2 euro natin. Ayan. So, nandiyan po yung mga details natin. So, be sure na tama at correct yung mga details na nilagay po natin before you do the KYC, of course. So, members placement. So, before ko mag-encode, kailangan na i-check muna po natin yung members placement. So, doon sa mga nag-encode at doon sa mga tinuturoan natin na pag-encode, lagi po natin silang i-remind before they put the new members, ano, i-check muna natin yung kanilang members placement kung tama ba sa kaliwa, kanan, or i-under-associate nila yung kanilang mga bagong ilalagay. And then click lang yung kung save. So kapag na-click natin yung save, automatic, kung alin yung naka-highlights dito, doon po pupunta yung mga tao na ilalagay po natin. And of course, you can change your password. So kapag alam nyo na yung pasikot-sikot sa inyong dashboard, so you can change your password. But kung hindi pa po natin alam yung mga pasikot-sikot or pag-i-encode at yung apply natin yung nagtuturo sa atin, wag muna po natin palitan kasi wala naman po silang makukuha doon sa account natin, sa dashboard natin, kasi lahat po ng ating detalye are mga dumarating at pumapasok, lumalabas account natin is yan po ay naka-detailed sa ating mga account. Kaya makikita at makikita pa rin po natin yan. Ayan. So, upload KYC. Ayan. Nag-out. So, kapag tayo po ay ang pinita na po natin sa Crowd1 is more than 700, 800 euro, ano, tayo ay hindi pa naka-KYC. So, kailangan na po nating i-KYC yung ating mga account. So, bakit po? Kasi hindi po tayo bibigyan na ng company ng chance na tayo po ay maka-withdraw. Bakit? Kasi ay kailangan na po natin ng KYC. Ayan. So, dapat kapag tayo nag-KYC at siya po ay na-approve, meron po tayong makikita nito, KYC approved. Ayan. So, kung tayo magki-KYC naman, be sure na yung mga ilalagay po nating picture at ID ay malinaw, walang salamin, walang sunglass, walang face mask. Ayan. At doon sa mga ID, mamimili po kayo ng passport, driver license, or yung ating government ID. So, yun po yung mga pamimilian natin. Be sure din na tayo po ay malinaw yung pagkakakuha, readable, nababasa yung ating pangalan at yung ating birthday. So, doon po nagbabasa yung ating KYC. Ngayon, kapag tayo po ay nakailang beses na nag-KYC at hindi siya na-approve or maybe meron pong mali or hindi po masyadong nababasa ng KYC yung inyo pong mga ini-install or yung inyo pong ini-upload na picture. Kaya dapat inang ano pa lang, malinaw na yung ating pong inalagay para mabilis po yung approve ng ating KYC. Maximum ng pag-approve ng ating KYC is 24 hours. Ayan. So earnings and payout, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kung ikaw ay alam ng iyong upline yung iyong pong mga password. Ayan. So wag kang mag-alala kasi lahat po ng detalye ng ating kinita nakalagay po dito. Ayan. Kaya yung pumasok, lumabas sa atin, ay atin po siyang makikita dito sa ating user log. So nakalagay po dyan, ano? So lahat ng pumasok at lumabas, makikita po natin dyan. Kaya lahat po yan ay detailed by detailed na ibinibigay po sa atin ng ating company. Ayan. So, gift codes. Kung ikaw po ay merong 129 euro na pera sa inyong account balance, you can buy the gift codes. Ano? At pwede mo siyang ibenta doon sa mga bagong member na papasok sa atin. Or doon sa may mga ibang team na kumukuha sa inyo ng code, so pwede mo rin po siyang ibenta. So click lang dito. Ito po yung the fastest way kung paano po tayo mag-withdraw ng income kay Crowd1. Ayan. So ilagay mo lang dyan and then get gift codes. So lalabas na po dito sa unused gift codes yung binili natin. And i-swipe mo lang ano, kung doon sa kukuha ng code, yung ibibigay mo yung code sa kanya at yung 129 euro niya ibibigay sa iyo. Ayan. So kapag tayo naman ay gusto mag-upgrades, nandito rin yung mga packages natin. At syempre, nandyan yung ating subscription ng Mixer.
and metaverse. Ayan. So metaverse, yun po ang ating nakukuha yung ating ayan, yung ating pong metaverse na packages through Bitcoin lang. Ayan, hindi po natin pwede itong bilhin sa ating account balance. So, ayan. And syempre, maingay po ba? Ayan, may nag-grill sa aming baba. Ayan, so kapag na-click nyo na yung metaverse, i-click nyo lang po yung kung ano yung packages na gusto ninyo. And sometimes yung mga leaders hinihingi po sa atin, pahingi po kami ng Bitcoin address ng inyo pong metaverse. Para po yung code ng metaverse direct dadating sa inyo pong mga dashboard. Ayan. So pag humingi po ng Bitcoin address, punta po kayo sa inyong gift codes, sa inyong dashboard, i-click po yung metaverse, kung ano po yung package na inyong pinabibili. And then, buy metaverse and then pay with Bitcoin, buy now. Ayan. So click here para lumabas po yung ating Bitcoin address. So if simula dito hanggang dito, ayan, ito po ay ikakopy natin at yun po yung isesend natin sa mga leader. Plus i-screenshot po ninyo ng buo ito kasi ito po ay kanilang chine-check para makita po kung ilan yung Bitcoin amount na pwede po nilang i-ibili do sa inyong package na yon. So ngayon, meron din po siyang limit hours lang na nakalagay dyan. So be sure na yung inyong Bitcoin address ay hindi pa siya exceed dito sa oras na nandito sa inyong Bitcoin address na ibinigay sa kanya. Or else, yung inyong pong pinabiling code ay hindi po yan dadating. Bakit? Kasi kahit po tama yung amount at nagsobra po dito sa oras na ibinigay nila na Bitcoin address kasi yan po ay may time limit, hindi po dadating yung ating codes. Kaya be sure na yung ating mga binibigay na Bitcoin address ay bago at naka-ano pa doon sa kung ilang oras na bibili ng ating gift codes. Ayan. So, nakalagay dito 0.0037. Bakit po nag-a-allotted ang bawat leaders extra, kasi bakit tayo po ay bumibili through Bitcoin, so tayo po ay merong mga charges sa atin pong mga Bitcoin. Ayan. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay merong nagpadala tayo ng isang 99 euro, huwag po natin 99 euro lang yung ating ipapadala sa kanila, kasi bakit po? Tayo po ay may mga charges na kinukuha po sa atin ang ating company. Ayan. Ang syempre dumadaan po 'yan sa iba't ibang ika nga ay wallet, ano? So from GCash, 'yun yung kalimitang kinukuha natin, or sa mga bank account, ano? So direct po 'yan na kinukuha. And then meron na po doon agad automatic charges na nakukuha depende sa amount na ating bibilhin. So from Binance, so dadating po 'yan USDT. So from USDT, iswa-swap farming pa po yan ng ating mga leaders para po siya maging Bitcoin. And from Bitcoin, doon pa rin po ulit, magcha-charge, charge ulit from Binance to CrowdOne. So, kaya meron po tayo laging allotted para doon sa mga charges. Kaya wag po tayo magtataka kung minsan ay 99 lang yung pinabibili natin. Bakit ang amount ay sobra sa 99? Napupunta po yun sa mga charges natin. Ano po? Ayan. So para malinaw sa lahat. So yung mga leaders po, wala pong kinukuha na extra income sa pagbili po ng ating mga code. Yun po ay napupunta sa charges ng ating pong mga pinabiling code. Ayan. So, para malinaw. So, and then, kung kayo naman po ay may mga withdrawals sa Bitcoin. So, kung kayo po ay may pera sa inyong account balance. Ayan. So, kagaya po nito, less than siya ng 115 euro. So, hindi po natin siya pwedeng i-withdraw. Ang kailangan i-withdraw po natin sa Bitcoin ay meron po tayong 115 euro or 1,150 BP. Ayan. So, inalagay mo rin dito, ika-copy-paste mo yung inyong Bitcoin address ng inyong Bitcoin wallet and then request withdrawal. Kapag na-request na po natin yung withdrawal, meron po dadating na code sa inyong
sa inyong email, be sure na yung email na inilagay nyo sa CrowdOne is email na inyong nabubuksan kasi lahat ng withdrawal or transaction doon po dadating. So dadating yung code, ikakopy po ulit natin yung code na yan. So kapag nakopy po natin yung code na yan na dumating sa ating email, punta ka dito sa transaction at ipipaste mo naman po yun dito sa status. Ayan. Kapag na-paste mo na siya dito sa status, so may lalabas na po dyan na waiting. Ayan. So i-wait na lang po natin kung kailan po dadating yung ating Bitcoin withdrawal. 14 days, ano, not included yung ating Saturday, Sunday. Ayan. So, wag po tayo magbibilang na kasama ang Saturday, Sunday sa 14 days. So, sometimes, kung kagaya po nung last week, ano, yung ni-announce sa ating ALG, nagkaroon po tayo ng mga problema or nagkaroon po ng ano yung ating mga, yung iba na nagwi-withdraw sa Bitcoin, ay nagkaroon po ng delayed. Ayan. So, hintayin lang po natin at ibibigay naman po yan ng narating po yan at ibibigay po yan ng ating support ng ating pong mga na ating pong company. Ano? So, kung tayo po may problema, email lang sa support at sasagot po sila sa loob po ng 24 hours. Ayan. So, kung kayo naman dito sa Europe, so you can withdraw by your IBAN or sa ating mga bank dito sa Europe. But of course, Europe is limited lang po yung mga kagaya po natin na pwedeng i-accept ng ating po mga banko. Ano? So kung kayo po ay maraming withdrawals, ay maki-questions din po tayo dito sa Europe. Ano? Kaya mostly income po ng ating mga leaders ay through Bitcoin po natin pinadadaan. Ayan. So kagaya na sinabi ko kanina, support. Tayo po ay magsusupport kung tayo po ay may mga problem about sa ating mga or may mga questions sa ating po mga account. Ayan. So, support po ay lagi po siyang open. Ano? At 24 hours may mga sasagot po sa atin dyan. Ano po ba yung mga mostly na ating pong nagiging problema? Ayan. So, meron po dyan na nakalagay na sa account or sa payment, sa mga bonuses, sa KYC kung hindi ka ma-approve or yung inyong mga C-store, ano bang problema sa C-store, you can email the support or sa event or other, hindi mo alam. Click ang other. So kapag hindi mo alam kung ano yung mga kategory na iyong pupuntahan, meron ka sa baba, still I need help, contact us. Kapag clinic po natin yung contact us, ilagay lang po natin dito sa subject. For example, ang subject mo ay about KYC. Ayan. So, ilagay mo lang dyan and then you can put your questions po dito sa ating KYC and send questions. Ang sagot po ng ating support, dadating ulit sa ating email. Kaya be sure yung ating mga email is na-open. Ano po? Yan lagi nating ipinapaalaala sa bawat isa. Be sure na yung ating email laging nabubuksan. Ayan. So, ito na po yung second to the last nating itatakal dito sa ating dashboard tutorial, our dashboard. Ayan, kalimitan yung iba, hindi pa po alam kung nasan yung ating resibo. Minsan naghahanap sa atin, pwede pa kaming makahingi ng resibo doon sa pinadala ko sa inyo na nagpagpa-member sa CrowdOne. So kapag ikaw po ay meron ng username password at ikaw po ay meron ng at yung iyong account po ay nabubuksan mo, so punta ka lang po sa iyong account, sa settings, account, and punta ka po sa inyong dashboard. So, invoice. Ayan. So, kapag nandun ka na sa invoice, makikita mo po doon yung resibo mo kung kanino po siya nakapangalan. Ayan. So, kung yung account na yon ay sa iyo po talaga yan nakapangalan. Nandyan yung address, nandyan po yung inyong username. So, yung resibo, receipt number, yung date kung kailan ka nag-join at yung gift codes na ibinigay sa atin ng company nung tayo po ay bumili ng code para ma-activate yung ating account. And then, andyan din po yung price at nandyan din po yung date, andyan din po yung address ng our company. So, huwag po ating itatanong doon sa leaders na wala ka namang ibinigay na resibo. So, once na you have your dashboard at nabubuksan mo yan, punta ka lang sa inyong account, settings, and then invoice, i-download, at makikita mo na po yung iyong resibo. Ano? So, nandyan po lahat yung ating receipt. Ngayon, para po malaman kung talagang yung account na yun, for example, as I
ibinigay lang sa atin. So iba po siyempre yung pangalan na nakalagay doon. Yung nakalagay na pangalan doon, kung sino yung naunang na-encode doon sa account na yan. Ayan. So wag po natin hanapin yung account po natin. Unless na tayo po ay nag-send sa company na ating pong change membership. Ayan. So para mapalitan po yung mga details doon. Ayan. So yun po yung ating ating pong dashboard tutorial. So more information about our company ay punta ka lang po dito sa documents. Basahin po natin dito. Ayan. So lalo na doon sa mga matagal na po dito sa Crowd1, importante na nalalaman po natin yung mga terms and condition, privacy policy of the company. Ayan. So income disclaimer, maari ka bang ma-block ang account? Pwede, ano ba yung mga do's and don'ts na pwede mong gawin na para hindi maiwasan ang pag-block ng iyong account? So punta ka lang po dito para po iyong maunawaan kung ano pa ba yung meron dito sa ating mga company policies. Ayan. So kagaya sinabi ko kanina, meron din po tayong transfer of ownership request. Kung for example, gusto kong ilipat yung aking account sa aking anak. So I will download itong pong anong ito at hihingi po ako or bibigyan po ako ng company ng copy na kagaya nito. So ito po yung ating ipiprint ano, at ilalagay po natin dito kung ano yung sino yung tao na naka-exist doon sa account na yon at sino yung tao na papalitan nung account na yon. Ayan. And then you can send this nakalagay po dyan kung saan po natin isesend. Ayan, so sa ating support. Ayan, so kung saan natin yan isesend. And kailangan meron po siyang perma ano, ng tao na papalitan at papalitan. Ano ba yun? Tama ngayon. Ayan. So, ayun na yun. So, yun po yung ating transfer of ownership. Ayan. So, syempre, kung ikaw naman po ay mga information na gusto mong palitan din, information change request naman. Ayan. So, kasi meron tayong iba na gustong palitan ang kanila pong username. Username ay kung tayo po ay nailagay na username, hindi na po natin dyan pwedeng palitan. Kung ang nakalagay po dyan is si Maria, Maria ka na po talaga kahit ikaw ay lalaki. Ano? Kahit ikaw si Mario, Maria ka pa rin. Ayan. Unless na tayo po ay mag-send ng request to change your details. Ayan. Or you can change naman po yung details unless din na hindi pa tayo naki-KYC. Ayan. Pwede po natin siyang palitan. But kapag naki-KYC na tayo, hindi na po natin siya pwedeng palitan. Ayan. So at hihingi na po tayo ng information change request. Ayan. So ipipirmahan din po natin ito. Ilalagay din natin dito yung mga pangalan na gusto nating palitan. And reason kung bakit gusto mo siyang palitan. For example, ako si Mario pero ang aking username ay si Maria. Ayan. So ilalagay lang po natin dito yung ating mga reason and then you will send it to our kailangan may perma din po ito, ano? So nakalagay din po diyan. So kailangan ay yung mga inilagay na po natin na information is tama. Ayan. But doon sa atin pong basahin din po natin ano, doon sa atin pong terms and condition, meron po tayong babayaran dito kapag nag-request po tayo ng ating information. Ano kapag meron po tayong gustong papalitan. Ayan. So basahin na lang po natin doon how much the amount. I think 70 euro 75, parang gano'n, nakalimutan ko na. Ayan. So, and then, nandito rin po yung ating mga products, documents. Kung gusto nyo makita yung mga documents na inyo, ng ating po mga product and services. So, dito po lang po natin siya makikita. So, ayan. So, tapos na po tayo sa ating pong dashboard tutorial. As of now, tayo po ay, kung tayo po ay may mga tanong or may mga gusto kayong i-tackle. But, one thing pa rin po pala, doon sa mga nag-claim po ng ating loyalty points, ayan. So dapat ay atin pong malaman ang ating pong loyalty points, meron lang po siyang time limit kung kailan po tayo mag-claim. Kaya huwag po nating sasayangin yung panahon na tayo po ay hindi nag-claim ng ating pong loyalty points. Kasi bakit?
sayang po yung time na ibinigay po sa atin kasi para makita nyo yung time limit, i-click nyo lang po dun sa loyalty points. Dito sa taas ng may loyalty points balance, meron po siya dyan maliit na dot na kulay blue. Ayan, i-click lang po natin dito. Ayan, para makita nyo po doon kung hanggang kailan kayo pwedeng mag-claim ng inyo pong loyalty points. Yan, for example ito, so click nyo lang dyan. So yun po yung kung kailan kayo pwedeng mag-claim ng inyong loyalty points. Kaya be sure na yung atin pong mga loyalty points, everyday ay atin po siyang nakiklaim. Huwag po natin hahayaan na nakapula, nakagaya po nito. No? Sayang naman. Yan po ay libre nang ibinigay sa atin ng company. So ayan, kung tayo po may mga questions at may mga gusto kayong i-add sa ating pong sa ating pong dashboard. One thing pa rin, kapag kayo may mga i-invite, so dito lang po tayo pupunta sa atin pong pag-register. Invite, nasa dashboard na rin. Copy link, ayan. Kapag meron na po dyan lumabas na copy, mag-open lang po kayo ng another windows and then i-paste nyo po dyan. So lalabas na po dyan yung atin pong kung alin po yung ating mga info na pipilapan para po tayo ay makapag-encode ng ating new member. Ang unang-unang titingnan bago kayo mag-encode, yung settings na sinabi ko kanina, yung atin pong kung saan nyo siya gustong ilagay, sa left o sa right. Ano? And pangalawa, na-check yun bang tao na inyong i-encode ay direct nito nung nakalagay na username na ito. Kasi baka mamaya, encode tayo ng encode yung pala. Yung tao ini-encode natin ay hindi pala direct noong username na pinaglalagyan natin ng link. Kaya be sure, yung ating link na nilalagay or yung ating tao na ilalagay ay direct itong tao na nandito sa inyong sponsor link na kinuha po natin. Ayan. So, yun po yung ating para tatandaan para maging okay at maayos po yung ating pag-encode. Ayan. So kung may mga questions po, pwede po tayo magtanong. Ang ganda na lang po yung ating dashboard tutorial as of now. And mamaya, dadako po tayo doon sa mga updates from our 001 ng Team Euro para po doon sa ating ALG meeting. May questions po ba na gusto nating itanong or may mga gusto kayong malaman pa more about sa ating dashboard. Ayan. Thank you po, Ma'am Altea. So, hihingi lang po tayo ng Sir Eddie, kung wala po tayong questions, ay okay na po ba yung ating ALG or nandito na po si Ma'am Abby? Hingi po tayo ng ayun, thank you po Sir Orly. May questions po ba na gusto nating itanong?